Let's do abstract reasoning at ito ay karugtong lang sa previous na video na galing din sa isa, galing pa rin sa isa sa ating mga followers. Yung previous na video ito yung natapos natin, so dito na tayo. Meron siya ulit na answer key, naka-explain na dyan, pero hindi muna natin yan basahin para hindi ma-influensyahan yung mga gagawin natin dito. So anyways, para sa mga bago pa sa channel ko, ito yung FB natin. At kung naghahanap kayo ng mga libreng printable na reviewers, punta kayo sa Philippine Civil Service Review for All. Sa files ng grupong ito, nandyan na lahat at ma-download nyo agad-agad yung mga hinahanap nyong libreng printable na reviewers. Kung paano yan, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan at FB pages na posibleng makatulong sa inyo. Now, pagdating sa abstract o itong mga figures na ito, isa lang naman ang gagawin mo o yung huhulaan mo, yung mismong pattern. Kahit sabihin na natin yung example, yung add one out, yung pattern pa rin kung saan dyan ang naiiba. So, ngayon, we will read this first. Choose the image that completes the pattern. So, ibig sabihin kung ano yung next dito. So, ano bang common dito? Lahat sa taas ay mayroong ganitong form. So, nasa taas lahat. So, eliminate na natin ito. Nasa baba siya eh. Now, the remaining four, if you noticed, lahat na mga four figures ay nandyan. Magkaiba nga lang yung mga position niya. So, titingnan natin mismo itong nasa given. Napansin niyo ba to? Pareho yan siya. So, yan ay pareho. Kaya dapat pareho lang din ang makikita natin sa choices. Parehong mayroong apat. At sad to say, lahat yung apat na yan ay meron. Now, titingnan na lang natin yung mismong pattern kung may makikita ba kayong parehong pareho. Napapansin nyo ba itong dalawa? Pareho siya kaso lang baliktad. Ito din, i-pair din natin. Pareho siya kaso lang baliktad. Pero kung titingnan mo ng maigi, mirror lang siya, na mirror ba siya? So, pareho lang siya, kaso lang yung mirror. So, therefore, kung anong pattern ang meron dito, at pareho lang siya dito, dapat ganun din ang gagawin natin. So, i-drawing muna natin. So, we have yung cross line. So, dito, dapat ganyan. Pero, dapat sa mirror ay ganyan na yung itsura niya. Yung pagka-slant niya. Ito namang heart na ito ay dapat ganyan siya. Mayroon na ba tayong pareho dito sa choices? Ito, eliminate na natin yan. Tingnan mo naman yung heart niya. Dapat ganito yung heart. At ito, okay, keep natin yan. I-keep natin at ito ay eliminate natin. Sa dalawa, dito na naman ka mag-focus sa dalawa. Pareho lang dito. So, ang titingnan natin ay mismong ito. I-mirror natin yan. So, balikan natin. Ano bang mirror dito? So, dapat ganyan din siya. Ganyan siya. Ganyan yung itsura niya. Saan ba ang kapareho na nito? Ito lang pangatlo. So, therefore, ito na yung sagot. Now, tingnan natin sa explanation mismo. Tama ba? So, therefore, tingnan mo. Parehong pareho. So, therefore, yung sagot natin ay tama. Now, basahin na natin. The next frame after each step portrays a mirror. So, tama tayo. Mirror image of the previous frame. In addition, every two steps, a shape is added to the frame. Answer choices 3, so yung pangatlo nga, yun ang sagot natin, is a mirrored version of frame 5 and therefore the correct answer. Thank you for watching at I hope meron kayong natutunan sa mga videos natin. At ito naman ang abangan nyo sa next na video. Thank you and God bless.